bilang na raw ang araw ng mga nagpapautang na may 20% ang interes. Sa cabinet meeting ng Pangulo nitong Lunes, sinabi niyang ipinahuhuli na niya ang mga nagpapa 5-6, partikular na mga Indian national. Nakatutok si Lia Manyalac del Castillo. 20 taon ang umuutang sa 5-6 si Domingo Pedong. 15 hanggang 20,000 pesos daw ang inuutang niya. At kahit umabot ng isang taon siya magbayad, ayos lang daw sa nagpapautang sa kanyang Indian National. Kasi sila madaling kausap. Pag sinabi mong wala, wala talaga. Pwede sila maghintay ng isang linggo, isang buwan. Kahit isang taon ng utang mo, pwede sa kanila eh. Basta magbayad ka lang. Tinawag na 5-6 dahil ang 5 pisong inutang, 6 na piso ang babayaran. O 20% ang patong, malaki kumpara kapag sa bangko ka umutang. Pero patuloy na kinakagat ng mga tulad ni Rose Credo dahil hindi ganun kahirap ang proseso. Meron ka na agad uunan. At saka hindi sila naghahanap ng mga kung ano-ano pa mga papeles. Pero bilang na ang araw ng mga nagfa 5-6 sa bansa dahil mismong si Pangulong Duterte, pinahuhuli na raw sila. Sa Facebook post ni Agriculture Secretary Manny Piñol, sinabi nitong sa cabinet meeting nitong Lunes, nabanggit daw ng Pangulo na dapat na ipa-deport ang mga dayuhang nagpapa 5-6. Partikular na tinukoy sa post ni Piñol ang mga Punjabi o pangkat na mga Indian nationals. Labag daw kasi sa batas ang pagpapautang nila nang walang kaukulang permit. Kawawa rin daw ang mga mahihirap na umuutang sa kanila sa taas ng interest. Ang post ni Piñol may nakalagay pang katagang Goodbye Bombay na itinuturing na nakakainsultong tawag sa mga Indian National. Sabi pa ni Piñol, inutusan na raw ni Duterte si DFA Secretary Perfecto Yasay na makipag-ugnayan sa ambassador ng India ukol dito. Naawang ating Pangulo, pwedeng hulihin yung mga yan eh. They were operating without any permit or license. Kasi ang laki ng, very stringent ang requirements dyan. That's lending. So bago kang makapagtayo ng lending activity, katakot-takot muna ang mga papeles, ang mga applications ang gagawin mo riyan. Kaya they could be arrested without any warrant. Kapalit ng sistema ng 5-6, mismong ang gobyerno na raw ang magpapautang sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng microfinancing program na popondohan ng 1 bilyong piso ng pamahalaan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng Indian community sa Pilipinas. Kanina, nakausap na raw ni Yasay ang Sharjah de Affair ng India para ipaliwanag ang utos ni Duterte. I told him about the policy of the president that was to the effect that we are going to enforce very strictly against anybody engaged in these 5-6 activities. He understood that there are many Indians who are engaged in this kind of activities. Lia Manyalac del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.